Binakban. So finally, na-file na po ni Doc Attorney Joey Montemayor yung TRO. Ayun po. Sinend sa akin ng kanyang ano aid. Basahin ko po sa inyo mga kababayan, Supreme Court, Republic of the Philippines, City of Manila, Jose Montemayor Jr., Petitioner, versus Interagency Task Force on BIDCO and Emerging Infectious Disease, yung Hayop TF. Tapos, kasama si Hero, then si Carlo Nograles. Si Carlo Nograles, you know, mga kababayan, siya yung spokesman, di ba? Executive Secretary. Yung ating Pangulo kasi po, immune from suit po yon. So, birahin na lang natin siguro si Digong. Siya yung author nito dito sa Pilipinas. Pero sa buong mundo, ano author nito? Yung Jablo. Ha? Pinag-aaway-away po tayo para masira sa tingin ng mga tao ang mga taga-gobyerno. Talagang pinoses nila. Pinoses niya. Nila man sa akin. Pinoses the agenda ng Jablo, mga kababayan, para yung mga tao magalit sa gobyerno. Hindi natin maiwasan magalit sa gobyerno po. But actually, hindi man talaga sa gobyerno tayo nagagalit. Those people running the government. Yun ang agenda ng Jablo po. At nagtagumpay siya. Tingnan ninyo ngayon, galit tayo sa governor natin. Galit tayo sa mayor. Galit tayo sa punong. Ito yung mga ginamit eh. At galit tayo kay Digong. Nagtagumpay yung Jablo po. After that, siyempre, a natural consequence would be the emergence of an opposition. Nandyan si Doc Joey opposing all this. These are all ano violations of the existing laws. So tama naman si po si Attorney Doc Joey. Kontrahin ito, pero by legal means through the Supreme Court. Ano pa ang susunod niyan? In comes now the emergence of a new leader. That is the direction, mga kababayan. In every country, ganon. A leader that will be, you know, mga kababayan, subservient to the world order. That is controlled, totally controlled by the Antichrist. The objective is total control of humanity. Alam ba ninyo na ganon ang direction po natin? And the leaders of the world will become puppets, just puppets, tota. E bagsak ang tota para bida po yung nasa likod. The puppet master, bida siya. And that is the Antichrist. Manipulating all this. Many times sinasabi ko po sa inyo. Nabanggit ko na po ang lahat ng ito. At ngayon, makikita ninyo, ang kala ninyo po, ay! Sabi ko sa inyo, it is a trap to justify the next step that is more, you know, diabolic. At lalo na mag-aaway-aaway po tayo, mga kababayan, kasi natikman mo na yung freedom. Kinuha mo na nila yung freedom at ibabalik nila. Pagbalik doon, magsasabi sila ng mas matinding kondisyon. Pag hindi, babawiin nila uli. That is their strategy, sabi ko sa inyo po. Hindi tayo magkakamali sa analysis natin ito. And it's happening. Unahin ko muna
mga kababayan, ibigay ko sa inyo itong final ni petition for certiorari, mandamus and prohibition and temporary restraining order. Petitioner by undersigned counsel to this most honorable court respectfully states prefatory statement quoting Justice Lois D. Brandeis, hindi ko ito kilala, foreign kwan siguro ito, baka American justice po ito or baka sa European. Basta ito yung keynote ni ano ni Attorney Doc Joey Montemayor. Experience should teach us to the most on our guard to protect liberty when the government's purposes are beneficent. Men born to freedom are naturally alert to repel invasion of their liberty by evil-minded rulers. Matindi yung quotation po niya, no? The greatest dangers to liberty lurk in insidious encroachment by men of zeal, well-meaning but without understanding. This petition assails the Hayop TF Resolution number 148-B against all the untox people. Petitioner will, with all humility and sincerity, come before this court and most respectfully praise that dishonorable. Wala na yung kakuan. Basta ang direksyon nito po, the prayer is for temporary restraining order. Mag-release po para ipatigil ang tuklawan, mga kababayan, dito po sa ating bansa. That resulted to, alam na ninyo ang mga ano. I-share ko na ito sa inyo, baka makalimutan ko pa. Hindi man ito kasama pala sa na-prepare ko. Tingnan ninyo. Ito yung sinasabi ko po. Patitikimin ng konting ligaya. Dito sa atin po mag-i-eleksyon eh. Kung mag-iigpit sila, paano na yung kanilang mga kandidato? Di ba? So patitikimin po tayo. But after the election, o baka nga hindi pa mag-eleksyon, pag depende sa sitwasyon po, baka nga intentionan yung ating eleksyon. Gamitin ito, mga kababayan, as their tool to sabotage the process. So, we have to be ready, mga kababayan, kasi nasa likod nito, these are pure evil people. Ang Diyos nila, Diablo eh. The members of the occult, itong occult na to, ang akala ninyo kasi, ang occult, yan ang general understanding natin eh. Yung mga nagsusuot ng tulad ng Ku Klux Klan. Diba? Pati yung mga mangkukulam, ang understanding natin ng mangkukulam, yung may hawak ng pangalo. Ay, sabi ko sa inyo, moderno na po ngayon yung mga mangkukulam. Ang gamit nila po, machine. Machine na po. Yung mga ano nga yung ginagamit sa ano, may manika. Ano nga yung mga, di ba kulam yun? Yung mga may manika. Kukulamin na niya kita, may manika. Tuk, 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 tuk. Ay! Ngayon po, moderno na. Ito na oh. Wala nang manika po sila na ginagamit. Ang ginagamit po nila, mga kababayan, kayo na mismo. Direkta po yung gaya nga po buong mundo by sorcery.
mga kababayan, all nations deceive. Ganun katindi. O, tingnan ninyo ito. I-share ko sa inyo. Si Gwen, ito po, mga kababayan, ang nagkikwento. Sabi niya rito, sa gitna ng opposition daw from the national pandemonic. Yan, tama po dito yung tawag. Pandemonic Task Force. Si Bogob Gwendolyn Garcia is implementing her order allowing the entry of foreign travelers to the province regardless of their Toklam status starting March 1. Yay! Magsaya yung mga antoks. E di ba? Napakasaya nitong kwento. Lalo yung mga foreigners, you are free to travel to Cebu. Oh, siyempre, narinig natin, bakit anya hindi natin tularan yung Cebu? Yay! Dito din sa atin. Magaling po ang strategy ng mga demonic forces. But hindi po sila mga kababayan, di sila makakaligtas sa discerning spirits given to to save people. Panoorin po ninyo yung video ni bagong video ni Dr. Kim yung pastor, Baptist pastor po diyan sa Amerika, yung Pastor Kim nga kanya yata yon, South Korean yata yon. Napakaganda, mga kababayan, yung latest presentation niya. I-search na lang po ninyo. It is about itong pangyayaring to. Kalimutan ko yung first. Ay, Ernie, ano nga yung ano yung first name ni Dr. Kim? Hey, Dr. Kim. So, dito, mga kababayan, dinidiscuss niya ang tungkol dito sa kasi, like me, na-observe natin na this is the trend all throughout the world. Jen Kim, dyan sa California. Ayan o. Baptist pastor. Ang ganda ng presentation niya po ngayon. For you to understand kung ano yung strategy nila, bakit ginagalit po tayo. Then after nagalitin tayo, mga kababayan, lilitaw yung mga grupo opposing the... Siyempre galit ka, you will oppose. That's the next step. Kaya nga sabi ko kanina, it is normal reaction of people like us na magalit sa ginagawa ng gobyerno. Comes the emergence of group opposing. Ano kita ninyo sa Amerika? In Canada? The truckers are, Then afterwards, mga kababayan, bantay kayo kasi there will be a leader. They're destroying actually the, they're destroying the every government and every country. Sa pamamagitan ng pamamagitan ng pagdoktrina sa kanila, ito ang yung pasunod ninyo. Mga bawal sa saligang batas, against human rights, against national laws. The objective of these people behind, para mag-sow in distrust in anger to the government because they want to destroy every government, every nation to give way for the one world leader, the last world dictator, the emergence of the world last empire and it is headed by the Antichrist. Ganon yung strategy nila po. Pag napanood po ninyo yung biblical kwan nito, explanation po ni Dr. Kim, sabi ko sa inyo. Doon ninyo po maintindihan yung lahat kong sinasabi rito. Oo nga. Tama nga si Mr. Marabillas. Yung mga sinasabi ko dito, pinaliwanag ni Dr. Kim based on his biblical perspective of the events that are unfolding. Detailed siya.
Kasi pastor siya. Ako hindi man pastor eh. Para pastor sana ako. Diba? Baptist pastor, mga kababayan. Magaling sa prophecy. So, I encourage you to listen to Dr. Kim for you to have a clear understanding of the unfolding events today. And you will understand bakit po mga kababayan ay nagre-relax sila ngayon. Ano ang susunod na kabanata after na mag-relax sila ngayon? Ay, it will shock you. Patikim po, patikim nila. At para may justification sila sa susunod nilang gagawin. And I tell you, palapit na po tayo doon sa tribulation. Palapit po, tayo. Basahin ko ito sa inyo mga kababayan na starting March 1, yun daw ang gagawin ni Gwen Garcia. According to Garcia, she is merely following the protocol set by the interagency which allowed the entry of foreign visitors to the country starting February 16. Kita ninyo? Ang nasa likod ng Hayop TF po, yung mga planner sa world government, ay robot na po sila lahat. Lahat sila. They will not listen to us. Kahit itong ano, mabuti yung ginawa ni ano, ni Attorney Doc Joey. Alam nga naman, hindi tayo lalaban. Ayaan natin sila. Lalamunin tayo ng buong buo. So at least, through legal means, lumalaban tayo. Talagang they are pushing us against the wall, mga kababayan, to fight back. Yun ang strategy po nito, mga ulupong na to. Pag hindi, talagang ipapako kanila. Wala silang awa. Wala silang paki kung ano mangyari sa iyo. Wala silang paki po. Sabi ko sa inyo. I read that is the difference with those who immediately react and go ballistic with just picking up a few buzz words, sabi po ni Garcia in a press conference. Hello! The IOPTF has been allowing untox travelers with their own resolution. Kita ninyo. Yung hindi alam kung ano ang motibo nito, tuwang-tuwa. Matutuwa ka talaga. Ay, salamatan niya. Maka-travel na tayo. Hello, niluluko lang po tayo. Mga antox, ibiblame kayo ng sunod na pandemonyo. Kasi yan niya, inalaw. Sa susunodan niya, talagang huwag na nating i-allow yan. Tingnan ninyo, ano ya? Tapos biglang bawi yung Hayop TF. That is the ano, strategy nila. And people all throughout the world and in this country will, you know, will point the blame to all people na antox. Ngayon, pabuybulihin yung mga walang tox na mga foreign travelers to enter the country and later on comes bang dumami bigla. Kontrolado niyan figures po pagdami. Oh, tingnan niyo, nagkamalian niya tayo. Sorry po mga kababayan, nagkamali po kami. Pinagbigyan namin yung mga walang talks, nag-travel. They're actually making the problems, they're solving the problem. Ginawa nila yung problema at isosolve nila yung problema with all the conditionalities attached, and that is control of your movement. And that is taking away your ano, human rights. Pupuwersahin po tayo.
Narinig ba sa inyo? Narinig ito ng mga taga-Dohel. Galing impyerno po ang mga amo nila. Yung amo nila. Marinig itong mga taga-Dohel, ito anya talaga. Matindihan niya yung kwa niya, yung discernment niya. Nagbabalda? Tumatagos anya sa aming mga utak. Nababasa niya yung aming masamang intensyon. Of course, walang makakatago po sa Word of God. Wala. The Word of God is like a two-edged sword. Tingnan mo nga, Goya. Yan. Yung complete kwan niya. The Word of God is like a two-edged sword. Basa namin kung ano ang plano ninyo. Kasi basa namin kung ano ang plano ng Diablo. Ang nasa likod niyo po, Diablo. Paano hindi namin malaman? Alam nga namin kung ano yung patutunguan ng Diablo at mga followers na tulad ninyo. Alam namin kung saan ang direksyon ninyo. Dagat-dagat ang apoy na may asopre. Paano hindi namin malaman? The Bible is the book of instruction before leaving earth and we have to leave the earth. Very clear po yon to the believers. If you are a believer, then you believe you have to stay here? Wala. Pag yun ang inyong paniwala, tapos ka na, ibig sabihin yan, mali yung inyong direksyon. Mali yung tinuro sa inyo ng pastor ninyo. We have to leave first. But we have to go back here with Christ to rule this earth for 1,000 years. We will rule with our King. Ano nga ito? Hebrew chapter 4 verse 12. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. Piercing. Tumatagos. Piercing. Even to the dividing asunder of soul and spirit. Kita ninyo? In of the joints and marrow and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Kita ninyo? Kaya yung intention ng maitim ninyong puso, basa namin. Kayong mga kampon, alam namin yung intention ninyo kung bakit ninyo nire-relax. Gusto ninyong siluin yung mga tao na hindi nagpatoks. Pabibulihin ninyo na makapag-travel para may i-blame kayo. Huwag kami. Maisa ninyo kami. Not us, believers of the Word of God. Kayo ang masisilo ng sarili ninyong trap. Kayo yon. Hindi po kami. Ngayon palang babasagin ko na po ang inyong mga masasamang plano in relaxing all this. Hindi ko sinabing hindi i-relax. Itigil ninyo ito totally, yun ang tama. Tulad ng sinabi ni Doc Montemayor, TRO. Panoorin ninyo yung video po, hindi ko lang maiplay rito. Ginawa po ni Attorney Acosta. Finiture na dun sa video, it is circulating through Messenger. Hindi ko lang ma-share po sa timeline ko, tuksong-tukso na ako. Na i-share. Kaya lang, kung i-share ko yun sa timeline ko, pak! Oh, tapos na, hindi na makashare. Kaya tingnan na lang po ninyo, i-search na lang ninyo po. I-plug ko na lang rito. May bagong video si Attorney Acosta. Doon, finiture niya yung na-interview nating yung tata, yung anak niya na nawala sa sarili.
finiture na doon at kung ano ang sinasabi ng mga totoong eksperto. Ito kasing pinaniwalaan nating mga so-called experts, these are ano, corporate doctors. Pag corporate doctors po, corporate scientists po, sabihin ko sa inyo, they will just serve the interest of the industry. Hindi po sila totoong kapanipaniwala na mga scientists. The real scientist, mga kababayan, yung hindi pinupunduhan itong mga ano, yun ang totoong scientist po. O ngayon, mga kababayan, sabi rito, if you are not antox, then you have, ito yung statement ni Gwen, ang nag-aalawan niya, yung hayok. That's the trouble of not reading and not studying, sabi po ni Gwen. Kasi tinuturo siya, bakit mo anya inaalaw na pumasok? Hello, sabi ni Gwen. May resolution niya yung hayok TF. Ay, ang problema niya sa inyo, hindi kayo nagbabasa. Garcia was referring to the resolution number 160-B and 160-D allowing the entry of antox foreign travelers as long as they will undergo for 5 days. Ayusan niya yan, approve. On February 9, Garcia issued Executive Order Number 3-2022 allowing antox foreign tourists to enter the province as long as they could present a negative reverse, yung swapang test. Test result taken within 48 hours prior to the departure from the country of origin. Masaya na anya. Bukas na anya sa Pilipinas. So, pwede na mag-banjing-banjing. Di ba? Antox tourist should also be swapang test, mga kababayan, upon arrival doon sa Mactan. Garcia encouraged antox foreign nationals to get toklam during their stay in Cebu. Encourage lang po. The governor said that the only difference between the EO in yung resolution ng Hayop TF was the provision that only allowed visitors from countries with reciprocal agreement with the Philippines on tox cards. Garcia said she scrapped the provision in her EO. Last week, Interior Undersecretary Jonathan Malaya announced that the DILG was planning a dialogue with Garcia based on the policy foreigners entering the country starting February 16 must show proof of full toklam. Pero ngayon, hindi kailangan kahit wala. Yun ang kaya pala nag-react ng ganun. Hello, hindi naman ako may gawa nito. Yan ang yung problema ninyo, hindi kayo nagbabasa. sabi ko sa inyo, mga kababayan. Ito po. Mga kababayan, gawa sa 11 powerful medicinal herbs. Pinapahid lang sa mga pulses, tapos doon sa affected area. Ayos na ayos. O, tingnan ninyo po, ito actual demo. Yung paninigas ng mga